Muli pong magbobotohan para sa mga opisyal ng Sangguniang Kabataan sa darating na Oktubre. Pagsulong po sa kapakanan ng mga kabataan ang kanilang pangunahing layunin. Pero ayon po sa isang pag-aaral, karamihan sa mga nahahalal na opisyal, hindi nagagampala na maayos ang kanilang tungkulin. Narito po ang aking special report. Ika nga ni Gato Serizal, ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Kaya naman ang pamahalaan, binuo ang Sangguniang Kabataan para isulong ang kanilang kapakanan. Taong 1992 nang una nagkaroon ng Sangguniang Kabataan o SK Elections. Itinuturing po itong Pederasyon ng Kabataan kung saan edad 15 hanggang 17 ang pwedeng tumakbo at pwedeng bumoto sa naturang eleksyon. Mayroong 42,000 seats na bukas para sa SK Chairperson at meron din namang 300,000 seats na pinaglalabanan para sa SK Council. 10% ng Internal Revenue Allotment o IRA ng bawat barangay ay napupunta sa kanilang SK. At ang budget ng SK, mayroon din mga nakalaan dyan. 10% para sa capability building, livelihood, green brigade, at pati na rin sa anti-drug abuse campaign. Ang nalalabing 60% ay napupunta sa iba't ibang proyektong pangkomunidad at pati na rin sa kanilang annual dues. At sa kabuuan, umaabot sa 4.8 billion pesos ang halaga ng perang napupunta sa lahat ng SK sa buong bansa. Hindi po biro ang responsibilidad na nakaatang sa balikat ng mga mahahalal na pinuno ng SK. Iba't ibang responsibilidad ang ibinibigay sa Sangguniang Kabataan. Una na rito ay ang legislation o yung paglikha ng resolusyon at iba pang mga panukala para sa kabataan ng bawat barangay. Sumunod rito ay ang program development at program planning. Sakop na nito yung mga sports activities, livelihood projects at iba pa para sa kabataan ng kanilang barangay. Pangatlo naman ay yung tinatawag na close coordination o yung pakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para maayos na maipatupad ang kanilang mga proyekto. At ang ika-apat ay ang funding o paghahanap ng pondo na mapagkukunan ng pera para sa kanilang mga proyekto. Maganda ang hangarin sa pagbuo ng SK, pero ang problema, ayon sa isang pag-aaral ng Universidad ng Pilipinas, hindi raw maayos na nagagampanan ng karamihan sa mga naluluklok sa pwesto ang kanilang tungkulin. Madalas daw kasi nakatuon lang sa mga sports development at beautification ang mga proyekto ng SK, habang napag-iiwanan ang ilang mahalagang isyu ng kabataan, gaya ng drug abuse, edukasyon, trabaho at kalusugan. At dahil mura pa ang pag-iisip, madali rin daw silang mabuyo sa korupsyon o maipit sa politika sa loob ng barangay. Marami po sa mga SK namin yung nahaharangan nga po ng budget. Sometimes po, you can't avoid the local political dynamics in an area. Andyan po yung mga, dahil hindi ka alyado ni barangay captain, hindi ka alyado ni mayor, hahalangan po yun ng pondo. Or mag-recognize po yung kapitan o ng mayor ng ibang SK kahit legally, iba yung nanalo, hindi niya ka-alyado. Kaya naman itong mga nagdaang buwan, umugong ang panawagang tanggalin na lamang ang Sangguniang Kabataan. Pero ang National Youth Commission at SK National Federation naniniwalang reforma at hindi abolisyon ang solusyon sa mga problema ng SK. One of the reforms na we want to make is the age. From 15 to 17, gusto po namin itong going 18 to 24 years old. Para po ang expected na SK official po is may maturity na, responsible enough to do his or her tasks as an official. At syempre po, when it comes to projects, he or she is legitimate enough to sign contracts or other projects like that. Fiscal autonomy, pagpapalakas ng katipunan ng kabataan. Next din natin na mayroong transparency and accountability mechanism sa pag-report ng kanilang financial na mga documents at mga reports, dahil hindi natin ito ngayon nakikita. No? I mean, kung magtatanong ka, hindi mo magagilap kung saan kukunin yung mga reports ng mga SKs, hindi sa kanila lang financial standing. Lastly, nagpo-post din at nasa position paper naman ito ng National Youth Commission na maglagay ng political, anti-political dynasty clause sa usaping ito, dahil nais din natin na ma-shield nga or mabukod or wag mabahiran ng traditional politics ang ating mga kabataan. Ituon din natin yung pansin sa sino ba yung nagtuturo ng corruption? Sino ba yung principal? Kung ito ang school of corruption, look at who is the principal and who are the teachers of corruption. Pero kung ang COMELEC ang tatanungin, paano ko yung official na stand ng COMELEC pagdating dun sa SK elections? Gusto ba ng COMELEC na ituloy or gusto nilang ipospon na itong SK elections? Or is there a need to abolish yung SK elections? It's not up to us. It's up to Congress. Malaki sana ang magagawa if the President certifies a bill as urgent para suportahan ng mga congressmen. Pero I think at this point in time, baka late na rin yon.
after the opening of Congress and the son of the president, parang wala na kaming narinig naman na signals from them that they will push for the postponement at least of the SK elections. So October 28, itutuloy na ang SK elections at sa araw na yon, sabay-sabay na tutungo sa mga polling precincts ang mga kabataan para piliin ang magiging susunod na mga leader ng ating bansa. At kung sino man ang mahalal sa pwesto, siya na lang din ang makakasagot sa tanong kung handa nga ba ang kabataan na akuin ang responsibilidad na ibinibigay sa kanila ng ating bayan.